Pag-usapan naman natin mga boss yung iba pang three-dimensional drawing no dito sa AutoCAD kagaya po ng RevSurf, RuleSurf at saka ng EdgeSurf no. Yung pong mga command na yan makakagawa po tayo ng iba't ibang shapes no sa three-dimensional drawing. Kaya lang mga boss, bago pala natin umpisahan itong three-dimensional drawings na mga ito no. Huwag niyo po sanang kalimutang pindutin muna pala no yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung topic natin. Okay, umpisahan na natin mga boss yung mga three-dimensional command dito sa AutoCAD. Para ma-discuss natin ng maayos mga boss no, yung mga commands na yan, kailangan pumunta tayo sa three-dimensional view no. So punta tayo dito sa BIOS, tapos punta tayo sa 3D BIOS, punta tayo sa Southwest Isometric muna. And then zoom in lang natin ito. Gamitan ko lang itong orbit na ito, no. So dito mga boss, ito yung mga sample natin, no, kung paano yung mga command na 'yan. Ang una nating gagawin, no, itong RuleSurf, no. Dito gagawa muna tayo ng circle halimbawa, no. Ito yung gagawin natin. And then circle uli ako, no. And then ito, i-elevate ko ito. Meron tayong change command, no, nung mga diniscuss natin nung mga previous videos. I-select ko lang ito. Tapos properties tayo. Gamitin natin itong elevation. Halimbawa, 1 meter, then double enter. So, in-elevate ko siya, no. So, para magawa siya ng ganito, meron tayong command na tinatawag na rule surf, no. Ito yun mga boss. Tapos sa select first defining curve. Halimbawa, ito yung first and then select ko yung second defining curve. Ito yon. Ito na yun mga boss. No? Ayan yung RuleSurf. Hindi lang sa ganyang shape nagagawa yung RuleSurf command na yan. Halimbawa, meron tayong ellipse. Tapos gagawa ko ng isang ellipse pa, no? O kaya i-offset ko na lang ito. Halimbawa, 1. Tapos i-move ko siya. Change uli o negative CH. Select ko ito. Properties. Elevation. Halimbawa, 1 uli. RuleSurf. Select object. Ang una nating i-select, pwedeng ito ay ang una and then peto yung pangalawa. Ayan yan, na. Ayan yung tinatawag na RuleSurf command, na. Ang susunod na gagawin natin mga boss, ito naman, no. Yung wine glass na ito, na. So kung titingnan natin na mahirap gawin ito, ito yung example ng shape niyan mga boss. Oh. Gagawa tayo ng cross-section no, ng wine glass. Tapos meron siyang pot na susundan. No? Ito yung kalalabasan pag ginamit natin yung RevSurf command na yun. No? So halimbawa, gagawa ako ng shape na ito. Itong shape naman na ito, no, polyline lang naman ito. No? So PN, gaganyanin ko lang. No? Tapos yung polyline, meron naman siyang arc. Dinemo ko lang ito kasi diniscuss ko naman na yan, no? Mag-lalay na ko. Tapos ortho off ko lang. And then gagawa lang ako ng isang line, no? Na gagawin niyang guide, no? Para dun siya umikot. Change ko lang yung kulay. So, ibig sabihin, ito, polyline ito, ito naman, line ito, no? So, ito, itong polyline na ito, iikot siya dito sa line na ito, no? So, ang command is RevSurf naman, no? Ito yon. Select object to revolve, no? So, ang iikot, ito yon, no? Tapos, select object that defines the axis of revolution, ito yung iseselect natin, then enter. Enter. So, ito yon, no? Ito ang kalalabasan yan, no?
So kung titingnan natin, nakahiga pa siya. Pwede naman nating i-rotate 3D. Na-discuss naman natin yung command na rotate 3D. I-review nyo lang yung mga command na na-discuss natin sa 3-dimensional, no? So ito yon, 90 degrees ko lang. Ito yung kalalabasan, no? So naiba lang ng konti rito kasi medyo malapad, no, yung ginawa kong shape, no? Kung uulitin natin dito, RevSurf. Select ito, and then select ito, enter. Ngayon kung gusto nating half lang, hindi siya 360 degrees, no? Kalahati ng 360 degrees is 180. Ayun siya, no? Ayan yung RevSurf. So ito 360 degrees ito tsaka ito, no? Revolve para tumayo yan, rotate 3D. Select lang ito. First point, second point, 90 degrees. Ito yan, no? Ito yung 180 degrees, no? Ito naman yung 360 degrees. So pwedeng ganyan, no, yung RevSurf, no? Revolution surface. Ayan yan, no? Ayan yung RevSurf. Ang susunod na pag-uusapan naman natin, aside from RuleSurf, RevSurf, pag-usapan naman natin yung EdgeSurf naman, no? Sa mga plane na object, halimbawa, meron tayong line dito. Gusto nating maging solid dito, meron naman tayong EdgeSurf naman, no? Ito yan. Select lang yung apat na ito. Then enter. Ayun, no? Ayan yung EdgeSurf. So, ibig sabihin, solid ito. Ayan yan, no? Ayan yung tatlong command na RuleSurf, RevSurf, at saka yung EdgeSurf, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin mga boss tungkol dito sa 3-dimensional drawing command, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.